Mukha ba mataray? Oo? Hindi ka lang din mukha mataray. Mataray ka talaga. Wala kang ebidensya. Actually, paglasing. Medyo totoo yan. Eh, bago pa lang talaga ako nun sabi ko, hindi po ako artista nung bata ako. Tapos sabi niya, uy, ikaw talaga. Ikaw yung anak ni Janice, di ba? Sabi ko, tapos walang bumibitaw sa amin ni Mikoy. Pinanindigan kong anak ako ni Janice Dumilan sa kanya. This is where it all begins. Hello, sweeties! Welcome back to my channel! So today, ang arte ko today. So, kung naaalala nyo, dun sa video na pinost ko sa aking Facebook page, nanghingi ako ng yes or no questions at saka assumptions. So dito sa video na to, magbabasa tayo ng assumptions nyo about me. Actually, curious ako at medyo nakakatakot to kasi di ko naman alam kung anong tingin nyo sa akin eh. And I really try my best not to think about that para hindi ako masyado masayas. Pero para sa inyo, sweeties, gagawin natin yun today. Medyo nakakaba. Ano kaya to? Oh! Assumptions? Oh, di ba? Lumalabas. Kaya niyo yun! Wala kayong ganun! Okay, first, crybaby. Crybaby, tama lang. Parang sa ibang things, yes. Actually, paglasing, nagiging crybaby ako. Pag natatamaan na ako, yun na yun. Dire-diretso, iyak na ako. Next! I thought anak ka ni Nadia Montenegro. Talaga, that's the first. Ang usual na nakukuha ko, either anak ako ni Alma Moreno, ni Kring Kring Gonzales or Abby Viduya na kukuha ko din yun. Actually, kahit si Ate Win Marquez, siya din yung nagsasabi mismo, kamukha mo si Mama. So, kahit siya, yun din. Tama yan. Next! Kikay? Nasaktuhan lang today na medyo kikay yung mood ko. Pero usually, hindi naman. Sometimes, yes, I have moods na I am kikay. Kung natamaan. Super rich kid? That is not true. Assumption lang talaga yan. Kasi simple lang po ang pamilya ko. Masipag ang magulang kaya nakaka-LL ang term. Nakakaluwag-luwag. Pero hindi naman super rich. Hindi po totoo yan. Next! Tomboy! Medyo pagka, medyo nandun. Medyo totoo yan. Tomboy sa mga nakakilala sa akin. Totoo. Galing po kasi ako sa all-girls school and yun ang culture namin doon na very makulit kami. So pagdating ko ng college, nadala ko yung ganung culture namin. Kaya yes, I get that a lot. A lot of people think I'm a tomboy. So, good job. You're a bit of a geeky lady. Ay! Ang gusto ko yun. Nakaka-smart girl. is it true or not? I saw this sa online na ang mga Sagittarius daw, we like sharing random facts about stuff. Parang kapag I find something interesting, tapos first time kong marinig yung fact na yun, I don't forget about it na. So basically, kung ano pumapasok sa mind ko, lumalabas agad sa bibig ko. And I like sharing stuff, random facts nga na I know. Si Paul ang pinaka nakakaalam niyan. Swipe next! I am emotional? Am I emotional? I am very emotional. On and off my period cycle, I am an emotional person. Pero feeling ko alas ko din yun eh. Sa pag-aartista. Nagagamit ko siya sa work. So, good din naman yung assumption na yan. So, next. Masarap magluto! Haha, love you! I love you too, Shian. Daming S eh. Depende, pag gutom ako, masarap yung luto ko. Nakabase din siya sa mood. Yeah. Next. High maintenance, Isa Garcia. Ano ba, Isa? Ba't ka sumasali? Girlfriend din ni Mikoy Morales, everyone. High maintenance. I would say, am I, babe? Magandang siya pakinggan kasi umuoo siya. I'd like to say I'm not. Siguro, for others, I can be a little bit overwhelming. Kasi siguro yung energy ko nga,
medyo mataas compared to others na normal. And ewan ko, feeling ko sa pagiging extrovert ko din yun na minsan kakamit pa lang. Natatawag din akong feeling close dahil sa ugali kong yun. Yeah. Bawasan ko ba? Tanggalin ko ba yun? Comment nyo sa baba kung gusto nyo baguhin ko yun. At dapat baguhin ko yun. Snob in person? Parang di naman. Siguro kung may masasnob man ako, you caught me at a bad time. Yeah. Parang di naman. Spoiled! Parang, pero spoiled sa sarili ko. Hindi yung normal na i-imagine yung sinospoil ako ng magulang ko nung yun yung actually lagi namin pinagtatalunan na masyado kong sinospoil sarili ko. Yun yung problema namin kasi sila, hindi nila ako sinospoil. So, yeah, may habit ako of spoiling myself with frequent whole body massages. Yes. Kung may magsasponsor po dyan ng whole body massages, you will be much appreciated. Yan, yung mga ganyan spoil, yung mga spa, Diyos ko, na-issue na nga dahil sa spa eh. Pero yeah, I spoil myself a lot. Hyper! Ha, sure ako dyan. Shout out po. Sabi ni Gumyu Mivan, but siya sure? Have you seen it? Ah! I am. I think this is enough proof. Yes! Family-oriented! Wow, thank you. Yeah! I like to say, I am. At first, hindi. Lalo na nung bago ako sa showbiz. Kung mapapanood nyo yung isang vlog ko with my family. Kung matatanong nyo din kasi yung family ko, maririnig nyo silang mag-open up about sa mga opinion nila dito sa showbiz. At first, nahihirapan akong i-balance, mag-adjust nung bagong artista life pa lang, and hindi nakalimutan ko yung family side. But, wait lang, na-deja vu ko now. Oh my gosh. Nangyari na to. Na-distract ako! Balik tayo. Am I family-oriented? I agree, I am. Kasi parang pinaka-mapapansin ko siya na sa ugali ko, pag may big decision ako sa buhay ko, malaking bagay sa akin yung opinion ng family ko. Malaking bagay sa akin yung kung mag-a-agree sila or not, or what they think about ultimo nga mga outfits ko kapag may events, mag-comments lang sila. Big deal sa akin yung sasabihin nila. Sila pa naman yung pinaka number one ng lalait. Alam niyo yun, sila yung straightforward sasabihin sa'yo, ang taba mo, Mikee, ganyan. So, minsan pabigat din yung pagiging family-oriented na yan eh. Swipe! Mas preferred mo alone pag walang eksena sa set para makapag-concentrate sa mga script. Right now, yes. Kasi nung una, nung bago ako, hindi ko nakikita yung benefit nun. Pero nung pagtagal-tagal, nung nakikita kong mas maganda nga yung nabibigay ko sa mga eksena kapag mas prepared ako, na-appreciate ko na may sarili akong corner. Kwento ko lang din sa Apoy sa Langit. Minsan, nilalabas ko yung chair ko at yung table ko sa tent. Lalo na kapag may, like, meron kami isang set na nasa, sineset up yung tent sa parang basketball court. May bubong naman, mahangin naman. So, dun ako sa labas ng tent, nagsiset up ng standby ko. Kasi, since I am balancing school and work, nakaka-help sa akin na may sarili akong corner dahil nakakapasok pa akong class or nagagawa ko yung schoolworks ko in advance. Nang hindi ako nadidistract na makipag-chikahan. Kasi pag nasa loob ako ng tent, makikipag-chikahan lang ako. Facts. Okay. Next. Kalog Jolly. Laging bangka sa kwentuhan. Hindi naman lagi. Depende sa kung sino yung mga kasama. Pero sa group of friends ko, dati, yes, ako. Ngayon, parang hindi na masyado. Mas nag-e-enjoy na akong tumawa sa mga ibang nagbabangka. Kasi para support ako yung taga-buyo or taga-build up ng mga punchline ni Mikoy, ganun, or whatever. Yeah, mas nag-i-enjoy akong tumawa at manood ng mga friends kong magkwento. Someone who enjoys deep conversations while drinking. Yes! Wow! That's very accurate and detailed. Hindi ko alam kung nasabi ko na to ever sa mga interviews before, pero isa sa mga hinahanap ko yan sa dream guy ko, yung masarap kausap. Kasi importante sa akin ang mga deep conversation. Kahit gano'n ko nonsense, the conversation can be interesting. Kung kaya nung person gawing
fun yung conversation, mag-enjoy ako, kaya ko buong araw ko usapin yung taong yun. Yes. I thought you're a daughter of Alma Moreno, see? I told you I get that a lot. First time yun, Nadia Montenegro. Janice de Belenden. Yun yung kanina hindi ko maalala. Oh my God, may isang time sa GMA. Nasa elevator kami ni Mikoy. Tapos may pagsakay namin ng elevator, may babaeng sabi, uy, lagi kita pinapanood, nung bata ka pa. Eh, bago pa lang talaga ako. Nung sabi ko, hindi po ako artista nung bata ako. Tapos sabi niya, tapos yung reaction niya sa akin, parang niloloko ko siya. Sabi niya. Sabi niya, uy, ikaw talaga. Ikaw yung anak ni Janice, di ba? Sabi ko, walang bumibitaw sa amin ni Mikoy. Pinanindigan kong anak ako ni Janice de Belen sa kanya. Feeling ko akala nila ako si Ina. Hi, Ina. So, akala yan. Kasama ko si Ina de Belen sa Encantadia. Yan, nakapag-work kami together doon. Yun. Next. Mabait, pero iba kapag nagalit. Okay, that's somewhat true. Pag ako napiko na, I guess dun lumalabas yung ugali ko na I can be really brutal sa pagiging sarcastic ko, na medyo nakaka-hurt minsan yung mga sarcasm ko. I'm not proud dun sa side ko na yun, pero pag lumalabas yun talagang parang nawawalan ako ng control. Parang hindi siya aalis hanggat hindi siya nasasatisfy sa mga pinagsasabi, yung energy kong yun. Ay, nako. Next. Mahilig sa spicy food. That's definitely a no. Saan galing yan? Mag-banwar. Hindi ko alam paano ipanounce, pero hindi ako makain ng spicy at all. I don't like spicy food and I don't eat ketchup. Di kaya na bibig ko, parang feeling ko pag napaso na yung dila ko sa anghang. Sabi nila, yun nga daw yung masarap dun. Na kapag naanghangan na yung dila mo, mas masarap na yung flavor. Pero for me, pag naanghangan na ako, wala na akong malasahan, anghang na lang. Nawawala na yung flavor, puro anghang na lang. So, not on that trend. Okay, so last but definitely, I hope not the least. Nung napanood kita si Pepito, mukha kang mataray. Haha. Di ko alam if in character ba yun. In character lang po yun. Actually, reading the responses dito sa assumptions, ang daming nagsasabing mataray. Mukha ba akong mataray? Parang hindi naman. Mukha ba akong mataray? Guys? Oh? Magkakaiba sila ng sagot. Mukha akong mataray. Oo. Baka kasi gusto mo yun. Di ba trip mo yung mga mataray? Hindi ka lang din mukhang mataray. Mataray ka talaga. Wala kang ebidensya. So, naniniwala pa rin akong hindi ako mataray. Minsan pala, sige na nga, meron akong mood na ganun. When it's that time of the month, you know what I'm saying, girls? Medyo pag natapatan ng ganun niya, tapos nasabayan pa ng puyat, may taray akong mood. Ganyan lang yung magsalita kasi may hinanakit. Minsan siya kasi talaga yung nakakatanggap eh. So, oh. Minsan? O sige, hindi minsan. Lagi kasi every month siya yung nakakatanggap eh. Okay na! Kaya nga, pag mataray ka, anong date niya? Alam ko na. Yan, natatanggap niya. Parang pag naaalala niya, minsan sasagot niya na yung mag-end yung conversation, sasabihin niya, ah okay, so magkakaroon ka na. Okay, and so, maaalala ko na din, tapos, ayun na, okay na, better na yung mood ko. Yeah! Thank you so much for sending your assumptions about me, sweeties! Sana nag-enjoy kayo at na-entertain kayo kahit papano dito sa video na to. So if you like this, hit the thumbs up button down there and comment na din kayo kung ano pang mga kind of content yung gusto nyo mapanood dito sa Sincerely Mikee. And like, share, subscribe, send it to your friends and family! I'll see you soon, sweeties!